How to create a 3D mobile frame effect using PixArt. Ayan. So guys, napakadali lang itong editing na gagawin natin ngayon, no? So open na natin yung free app natin na PixArt. Actually, nakikita ko siya ngayon, medyo uso siya. So Snapseed yung gumagawa. So naisipan ko, gumawa siya ng version sa PixArt. So, ganito lang gagawin natin. So, pili lang tayo ng image. Ayan. So, napili ko yung puppy. Ayan. So, siyang lalagyan natin dyan. Pagkatapos, magdadagdag ako ng photo. Ayan. So, frame. Itong mobile frame na to, nakita ko lang ito sa internet. So, type nyo lang, hanapin nyo lang yung mobile frame na yan. So, hindi ko matanda kasi kung saan link ko siya nakuha. So, ayan. So, black siya. Ang gagawin ko lang, i-blend mode ko siya, screen. Ayan. Okay? Tapos yan, i-adjust ko lang siya ng konti. So, increase ko ng konti yung brightness kasi syempre masyadong maliwanag para tumingkad yung pagkaputi niya at makita ko yung mga letterings. Ayan. So, bago yan, shoutout muna tayo. Buburin ko lang yung edges. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Akcyber, Jeff, Luna Loof, tsaka kay Arnsam. Ayan. Yung Arnsam, guys, subscribe din kayo sa channel niya kay Arnsam. So, editor din yan. Pero, ang gamit naman niya, Photoshop. So, PC siya. So, subscribe din kayo sa channel niya. Yan. Okay? Tapos, buburahin ko lang yung mga edges. I mean, yung mga sobra, excesses. Para magkaroon siya ng illusion na nakalabas siya. O, ganun lang siya kasimple. Napakadali nito, guys. Actually, kaya ko pinili itong PixArt. Although, gumagamit din ako ng Snapseed. Meron kasing option ng PixArt na mas mabilis magbura. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano. Ayan. Actually, kung tutusin, saglit ko lang i-edit to eh. So, medyo ginawa ko lang, pinaino ko lang para dahan-dahan para maintindihan ng mga nag-i-edit. Ayan. So, pwede sa mga ano nyo, sa mga profile. O kaya meron kayong mga pets. O kaya mahilig kayo sa photography. Pwede nyo gamitin yan. Ayan, so tingnan nyo lang kung may mga lagpas pa. Kung okay na, i-apply lang natin. So after nyan, pupunta naman ako ng effects. Tapos black and white. Doon sa black and white, pipili lang ako ng option ko. RGB, red, green, and blue. So piliin ko lang itong, or standard, depende sa'yo. Pipiliin ko lang yung green. I mean, yung laging prefer ko sa kanya na ano. Pero siyempre, depende sa image. Okay? Ngayon, erase. Ito yung gagamit, sinasabi ko sa inyo kanina, eraser, yung shape. So, in-increase ko lang siya para hindi na ako magbubura mamaya ng ano, pa isa-isa, dahan-dahan. O. Ganyan lang gagawin ko sa kanya. O, syempre, mas mabilis magbura nga naman, di ba? So, buburan yung effects. Tapos, yung sobra sa ano kanina, yung ears nung puppy. So, buburahin ko rin yun. Pero manual na lang. Siyempre, hindi siya kasama doon sa shape. At least, hindi na ako nahirapan at hindi na ako natagalan. Ayan. Ayan. So, guys, reminder, pagka pan up ng eraser, I mean, pagka scale up ng eraser, ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang doon sa may isang side. Huwag nyong i-apply kasi, ano yan, hindi nyo na mababalikan. So, i-click nyo lang doon para ano siya, ma-erase na. O, tapos, burahin nyo siya manually. Yung mga sobra. No? So, ganun lang. Ganun lang siya kadali. Ayan, so may subscriber tayo na nag-request ng cyberpunk. So gagawa rin ako noon, tapos yung mga susunod pang editing natin. So doon nga pala sa mga nag-subscribe, so thank you very much. Dumadami na po yung subscribers natin. Doon sa mga hindi pa po nag-subscribe, please don't forget to hit the subscribe button below. Sa kung gusto nyo magpa-shoutout, shoutout na rin natin kayo. So lagyan nyo lang sa comment section para maka-shoutout ko sa susunod natin mga videos. Okay? So guys, sana okay itong editing na to. So napakadali lang yan. So kung may tanong kayo, message nyo lang sa akin. I mean sa comment section. So mag-reply naman kagad ako. Ayan. So wala man akong trabaho ngayon eh. Kasi kapakasyon ako. Kaya malakas loob kung lagi ako may signal. Ayan.
Ayan guys, so ganun lang siya kadali. 3D mobile frame effect using PixArt. Thank you for watching.